everyone, this is Nikki and welcome back to our YouTube channel. And we're back for another reaction video. This is the part 2 of our unified reaction video. And right now, we will react to their performance of Into the Unknown. And I'm very much excited to share my insights because this is the finale song doon sa concert. At tingnan natin kung na-maintain ba nila ang galing nila sa performance na ito. So wag na natin patagalin pa. Let's begin with our reaction video. Ito yung finale nila, one of their finale songs, at nagulat ako at Into the Unknown pa talaga ang tinira ng dalawang ito bilang simula pa lang ng concert ay nagbibibirit na sila. Kaya I was very surprised na kinanta nila itong kantang ito to think na mahirap ito in a sense that it requires power, it requires range, it requires stamina para ma-pull off ang performance ng ito. At to think na pinosesyon nila yon sa huling part ng concert, na-shock talaga ako. And nung narinig ko yung humming ng Into the Unknown, sabi ko, oh my god, kaya ba nitong dalawang to? Masyado na silang nagbibirit dun sa mga kinanta nila prior to this, pero I was shocked. Very successful. This is so far for me, the best performance pa rin ng kantang ito. Kasi nga, una sa lahat, come to think of it, pinagsama mo sa iisang birit performance ang The Asia Songbird at The Asia's Popstar Royalty, ang dalawa sa pinakasikat. Silang dalawa ang pinakasikat na performers ng ating bansa at pinagsama mo sila sa isang performance. Sino hindi kikilabutan doon, di ba, Popstars at saka Reginian? So, nakakaloka yon. Next is
nagulat ako, grabe. Nagulat ako kay Ate Rich kasi dun sa mga bandang Rise Up, dun sa mga bandang part na yun ng concert, naririnig ko na yung garalgal ng boses niya at sabi ko, oh my god, parang ina-atake na yata ulit si Miss Rich ng reflux niya, medyo gumagaralgal na rin yung boses niya. Tapos biglang pinatugtog to, nag-hum silang dalawa, sabi ko, oh my god, kakayanin pa ba ni Ate Rich? At kinaya ni Ate Rich, nanggigigil ako at hindi lang chest voice, nagmimix pa siya ng chest at saka ng head at nagfa-falsetto pa siya. And for someone na medyo garagal na ang boses, ang hirap i-maintain nung mixed voice ng falsetto at ng headphone, pero during this performance, pulidong-pulido pa rin ang birit ni Miss Rich, lalo na doon sa last part nung tinodo niya. My God, nasaan ang senyales na tumatanda na si Miss Rich? Wala. This is the same old Regine Velasquez that I used to idolize when I was younger. Grabe. At ito naman si Ate Sara mo, nanggigigil din ako. Kasi full blast din siya dito sa performance na ito. Ang tagal ng concert, ang tagal nilang nagbibiret, ang tagal nilang nag-reach ng mga high notes, pero sa performance na ito, na-maintain ni Miss Sara Jeronimo, ni Bebe Sara, yung thickness of her voice. And very crucial, ang part ni Sara G dito, kasi siya ang bass, siya ang melody eh. Si Mr. Reg, critical ang part niya kasi second voice, tapos nag-mix voice siya, nagpa-falsetto, nag-headtone. Si Sara Jeronimo naman, critical yung part kasi kapag siya naman ang sumablay, ang pangit kasi siya ang melody. At ang melody na to, kailangan mo ng power, kailangan mo ng thickness sa boses mo, kailangan mo ng lalim sa boses mo. At na-maintain yun ni Sara Jeronimo kahit pa-last part na ito. Walang sign na napagod ang boses niya, walang sign na naghihingalo ang boses niya. Buhay na buhay, makulay na makulay, buga kong buga. Lalo na dun sa part na grabe, tuwang-tuwa ako dun kasi consistent na consistent yung pagkakatirada ni Sara Jeronimo doon. At consistent din ang boses ni Miss Regine Velasquez. At makikita mo na hindi lang sila nagperform para ipakita yung galing nila. Nagperform sila just to enjoy. This is the finale of their concert. So, nag-enjoy na lang sila dito sa performance na to. Hindi mo makikita na worried sila na mahihit ko ba tong note na to? Matatamaan ko ba tong note na to? Matotodo ko ba yung high note na to? No, hindi ko naramdaman yun. Ang naramdaman ko ay pure joy. Kaya siguro, natuwa ako sa performance na to kasi madaming nag-attempt pero they are very concerned sa kung paano na i-hit yung high notes nila. Concerned sila kung paano pagagandahin. Pero dito, wala nang ganun eh. Wala na silang pakialam kung maganda man ang performance. When maganda siya, kasi naturally naman, kahit walang ka-effort-effort si Miss Rich at Sara, maganda pa rin ang lalabas. Pero my point is, ang naging focus nila sa performance ito ay yung pag-enjoy lang nilang dalawa. Grabe, ang galing, sobra match na match talaga si Sara Jeronimo. For me ha, ito yung concert kung saan may lumevel talaga sa performance ni Miss Regine Velasquez at yun ay si Sara Jeronimo. People will think that hindi kaya ni Sara Jeronimo tapatan si Miss Regine Velasquez. Ang pwede ito mapadyan si ganito kasi kaboses. Ang pwede ito mapadyan si ganito kasi kasing taas ng boses. Ang pwede ito mapadyan ito ganyan si ganyan si Sara Jeronimo. Hindi kaya kasi hindi naman ganun kataas ang boses. But you are wrong. Sa performance ito, sa concert na ito, nag-match silang dalawa. Whether you like it or not, sa performances nila, pantay na pantay ang level nila. Grabe. Ito yung one of the best concerts ni Miss Regine Velasquez. One of the best concerts of Sara Jeronimo. They gave their all, they enjoyed, that they made us happy. At yun na yun. Yun na yung goal kung bakit sila nag-concert para mapasaya tayo. At grabe, congratulations Sara Jeronimo and Miss Rich. I am so proud. Sobrang galing nilang dalawa. So ayun. Oh my god, sana maulit atong concert na ito. At siguro kung maulit ang concert na ito, panonoodin ko pa rin. Or sana i-perform nila itong song na ito sa ASAP. Kasi for sure, boom! Sila ang magwawagi sa performance nito. Sobrang galing. Ayun lang, huwag na natin patagalin pa. I-end natin itong reaction video na to kasi sobrang hype na hype pa rin talaga ako at kailangan kong mag-relax na kasi puso ko ang bilis ng tibok pa rin after panoorin to. So again, thank you so much for watching this reaction video. I hope you like it. If you like it, please don't forget to hit like. If you have comments, suggestions, questions, or any reactions, please comment down below. And for more videos in the future, please don't forget to subscribe to our YouTube channel.
again po our new family members sa YouTube family natin. Welcome po and maraming salamat. See ya!